Magandang-magandang araw po mga ka-agri. Muli, ako nga pala si Raymond Zambrano. Nagbibigay po guys sa bawat magsasakang Pilipino. Sa mga patuloy pong nagsusubscribe at nanonood sa ating YouTube channel ay maraming salamat po. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag mo pong kalimutang magsubscribe at i-hit na rin ang notifications bell para lagi ka pong updated sa aking mga susunod na video. Narito po ako muli upang magbahagi ng mga kaalaman patungkol po sa ating pagpapalay. At ngayon ay pag-uusapan natin ang pangunahing problema ng ating mga farmers, ang problema po sa mga pesting insekto, tulad na lamang po ng stem borer. Ano nga ba ang rice stem borer? Ano ang pinsalang na idudulot ito sa ating palayan? At ano ba ang iba't ibang paraan sa pagkontrol ng mga ito? Ang rice stem borer po ay kilala sa Tagalog na aksip at alibangbang. Sa Pilipinas po ay mayroon lamang pong dalawang uri ng rice stem borer. Ang una ay ang yellow stem borer. Ang pangalawa po ay white stem borer. Ang yellow stem borer po ay makikita sa buong Pilipinas, samantalang ang white stem borer po ay karaniwang nasa Visayas at Mindanao. Ang yellow stem borer po ang pinaka-common na species ng mga stem borer. Inaatake nito ang lahat ng yugto ng ating palay. Ang babaeng adult stem borer po ay nangingitlog sa gitnang bahagi ng flag leaf or sa dahon ng ating palay. Ang mga itlog po nito ay mapipisa 5-10 araw pagkapangitlog. Pagkalipas po ng 20-36 na araw ay ganap na po itong magiging pupa or yung tinatawag po nating buyong-buyong. Pagkaraan po ng 6-11 araw ay magiging adult o paru-paro na po ito. So pag naging paru-paro na po ito at pagkaraan lamang ng 2-5 araw ay mangingitlog na naman po ito. So meaning, umaabot po ang kanyang life cycle ng 1-2 buwan. Sa isang season po ay 2 beses po siya makakapangitlog at makakapagparami. Pangalawa, ano ba ang pinsalang na idudulot nito sa ating palayan? Ang stem borer po o aksip ay isang mabagsik na peste na nakapipinsala sa lahat ng yugto ng ating palay. Kung hindi po natin ito makokontrol, ay maaari itong makasira ng aabot ng hanggang 20% po sa panahon ng pagsusuwi at hanggang 80% naman po sa panahon ng paglilihi hanggang pagbubuntis ng ating palay. Ang pag-atake po ng stem borer sa panahon ng pagsusuhi at paglago ng palay ay nagdudulot po ng tinatawag nating dead heart. Ang dead heart po na kung saan ang mga dahon at pangunahing tangkay ay natutuyo po, namamatay at madali pong bunutin. Samantalang, ang pagkain at paninira naman ng stem borer sa panahon po ng pamumulaklak ng palay ay nagre-resulta naman ng tinatawag po nating whitehead or uban na kung saan nagiging sanhi po ito ng pagkatuyo at pamumuti ng uhay ng ating palay. Ang mga butil po ay nagiging maninipis o walang laman. So nababawasan po yung mga produktibong uhay ng ating palay. Ano-ano nga ba yung iba't ibang paraan ng pagkontrol ng stem borer? So ngayon meron po akong ituturo na 4 paraan sa pagkontrol po ng stem borer. So una, ang cultural control. Pangalawa, ang biological control. Pangatlo, ang paggamit ng resistant varieties. At pang-apat, ang paggamit po ng chemical control. Sa cultural control, una, ang pag-aararo po at pagpapabaha sa palayan ay nakakapatay po ng mga uod at pupa na nasa palay. Ang isa pa po sa paraan or cultural control na ginagawa po ng ating mga farmers ay ang pagputol po sa itaas na bahagi ng dahon ng punla para po maalis ang mga itlog ng stem borer. Pero dinidiscourage po namin kayo na gawin ng paraan ito dahil maaari po na ang sugat po sa mga punla ay maaaring maging entry ng mga fungus at bakterya na magre-resulta po at or magkokos po ng sakit sa ating palay.
So maaari rin pong gawin ang pagpapataas ng tubig sa ating palayan paminsan-minsan upang lunurin ang mga stem borer na nasa ibabang bahagi ng ating palay. Okay? So pwede rin po nating alisin yung mga whitehead or yung uban at dead heart na po na makikita natin sa ating palay. Nang sa gayon ay maalis na po natin yung mga larvae stem borer sa ating palayan. So pwede po natin itong sunugin. Okay? So pagdating naman po sa harvesting, kung maaari po ay dapat gapasin ng sagad sa lupa. Kung kaya po natin kausapin ng mga magagapas or yung mga kung gagamit naman po tayo ng mechanical harvester, mas mainam po na ipagapas natin or ipasagad po natin ito sa lupa para po makontrol ang mga stem borer at mapigilan ang pagdami nito. So dumako naman po tayo sa biological control. Ang biological control po ay isang paraan ng paggamit po ng mga kulisap, organismo, or mas kilala po natin ito sa English na natural enemies o biological agent. Okay? So sila po ang mga kaibigan po ng ating mga farmers sa pagkontrol ng mga pesting insekto sa ating palayan. So ang mga example po ng mga biological agent ay ang tulad po ng langgam, earwig, wasp, lady beetle, at iba pa. Okay, pangatlo po ang paggamit po ng resistant variety. So ito po yung paraan ng paggamit ng mga resistant varieties. So dapat ay alam po natin yung katangian ng itinatanim po nating palay. So meron na po tayong mga hybrid varieties ngayon na resistant po sa mga stem borer. Dumako naman po tayo sa pinakamabilis na pagkontrol po sa mga rice stem borer. Ito po ang chemical control. So, ang mga insecticide po na pwede pong gamitin pang control sa mga rice stem borer ay ang mga insecticide po na mayroong active ingredient na chlorpyrifos, chlorantraniliprole, cartap, hydrochloride, thiamethoxam, clotinidin. So, ito po yung mga example ng mga insecticide na yan. So yan po yung mga pwede nating gamiting insecticide para makontrol ang mga rice stem borer sa ating palayan. So ito po ay mabibili sa mga suking agricultural supply po sa ating mga lugar. So hanapin lang po natin ito. Okay. So ano ang tamang timing ng pag-spray para makontrol ang rice stem borer? Okay, ang isa po sa maling ginagawa ng ating mga farmers ay saka pa lang po sila mag-i-spray sa kanilang palayan kapag meron na pong mga lumilipad-lipad na paro-paro na stem borer. Okay, mali po yun. So, ituturo ko po sa inyo kung ano yung best timing ng pag-apply po or pag-spray ng insecticide para makontrol po ang mga stem borer. Okay, so kailangan lamang po ay magkaroon tayo ng tinatawag na monitoring. So, ano ba yun? So, ang pag-spray po ng insecticide para makontrol po ang stem borer ay during early stage ng ating palay. Okay? Kapag munta po tayo sa ating palayan at early stage at meron na po tayong nakitang mga itlog ng stem borer, ang gawin nyo po ay kunin nyo po yung mga itlog na ito at obserbahan pagkalipas po ng 5 hanggang 10 araw at namisa na po yung mga itlog ng stem borer, ito na po yung best timing na mag-spray na po tayo ng insecticide dahil yung mga uod po or yung mga maliliit na larvae ng stem borer ay hindi pa nakapasok sa puno ng ating palay. So meaning, madali pa po lang po sila matatamaan at sigurado po na makokontrol natin yung mga rice stem borer na yan. Okay? So yun lamang po kung nagustuhan nyo po at marami po kayong natutunan sa pagkontrol ng rice stem borer ay huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe at i-hit nyo na rin po ang notifications bell para lagi po kayong updated sa aking mga susunod na videos. So yun lamang po, hanggang po sa muli. Happy farming po mga ka-farmers. Maraming salamat.